hindi pwede sabihin na nag-invest ako dahil nakita ko sa TV si Mr. Manzano. Hindi pwede ganun. Kailangan ma-prove nila na may panloloko involved. Because of the panloloko, nagbigay sila ng kwarta. Kung walang ganun, pwede ma-dismiss ang kaso. SMNI, totoong boses ng bayan. Kuya Mark, halimbawa kung yung umutang, palipat-lipat ng lugar para siya ay makapangutang. Halimbawa, sa isang taon, lahat na ng mayayaman doon, inutangan niya. Yeah. Lumipat na naman siya ng kabilang baryo. Inutangan niya na naman lahat. Considered na ba siya doon as estapador o still, yung kategory niya, palautang pa rin? Palautang, iba yung palautang. Don't forget ha, iba ang palautang, iba ang estapador. Ang, kung hindi mapapatunayan na there was a deceitful means, there was deceit, there was fraudulent means, panloloko na ginagawa, kung hindi mapapatunayan lang, it is just a simple utang. Pag simple utang, ang walang kulong dyan, kundi magbayad lang ng utang. So, kailangan kasi kung mag-file ka ng estafa under the revised penal code, kailangan i-prove mo na may deceit, may fraudulent means, may panloloko. Kung hindi mo mapapatunayan yan, hindi ka pwedeng mag-file lang ng estafa. Don't forget ha, may panloloko, na una ang panloloko, because of the panloloko, nagbigay ka ng kwarta. Mm. Iba yung nagbigay ka ng kwarta, then may panloloko. Baliktad yun. Mali yun. In estafa, kailangan mauna ang panloloko. Pagkatapos ng panloloko na yan, ikaw, naloko ka, nagbigay ka ng kwarta. Yun ang estafa. May iba kasi dyan, nagbigay ng kwarta muna bago ang panloloko. In that case, hindi yan matatawag na estafa. That is purely utang lang yun. So civil case lang for collection of some of money. Deceitful means, hindi ba deceitful yung nangako ka tapos na magbabayad ngayon? Wala. So bukas, nangako ka nang balik ka bukas. Of course, kung umutang ka, nangako ka talagang bayaran mo. Matik. Utang yun eh. Ang ibig sabihin ng deceitful means, hindi ka lang nangako magbayad. Nangako ka na yung kwarta na yan, palaguin natin, double your money in ganyan, i-invest natin doon, gawin natin itong investment sa isang malaking company, tapos wala pala, drawing lahat. Yun ang tinatawag na estafa. So it means you can be in prison. Hindi dahil sa utang. Dahil sa paluloko mo, through fraudulent means, through deceitful means, yan, pwede kang madimanda ng criminal case. Nako, naalala ko yung current issues ngayon kay Mark, ha? You can answer this or not. Yung issue involving yung aktor na si Luis Manzano, yung Flex Fuel Petroleum Corporation na maraming na dali dahil yung kadal investment daw na TY. Oh, yes. Dahil doon. So, yun ang matatawag na kailangan i-prove lang. Hindi kasi may tinatawag tayo sa batas na presumption of innocence unless proven guilty beyond reasonable doubt. Mm. Okay? Wala akong pinapuran sa dalawa. But sabi ng batas, ha, may presumption of innocence ang isang akusado. In this case, Mr. Luis Manzano is presumed innocent. Yung nagreklamo, kailangan i-prove nila na may fraudulent means. Kailangan i-prove nila na may deceit. Hindi pwede sabihin na nag-invest ako dahil nakita ko sa TV si Mr. Manzano. Hindi pwede ganun. Kailangan ma-prove nila na may panloloko involved. Because of the panloloko, nagbigay sila ng kwarta. Kung walang ganun, pwede ma-dismiss ang kaso. Kasi kailangan they have the burden of proof. Sila ang may obligation na to prove na may panloloko na involved. So how to do that? Kailangan muna nilang i-prove na may panloloko. Because of the panloloko, nag-release sila ng investment. Kung walang ganon, definitely, madismiss ang kaso. Alright, si Santino Cruz, nasa ating linya, ang kanyang paksa, Kuya Mark, ay kaugnay sa credit card. Okay. Utang na naman to. Santino, magandang araw. Si Kuya Mark Tolentino, nasa linya. Hello po, good morning. Yeah, good morning. Atong Mark. Yes sir, si Santino Cruz po, sa Montalban, Rizal. Yes, anong tanong mo, Santino? Sir, attorney, tatanong ko sana ako dun sa mga may credit card kasi 'di ba may mga sitwasyon na yung may-ari ng credit card sobrang laki ng utang nila. Tapos biglang nagkaroon ng problema sa compensation sa trabaho nila. Tapos hindi nakabayad.
ano po kaya yung magiging ano, kaso nila dun? Okay. Ang credit card, sabi ko nga, no person shall be imprisoned for non-payment of debt. Ang credit card, utang yan. So, hindi ka makukulong kung hindi ka nakabayad ng utang. Hindi ka makukulong kung hindi ka nakabayad ng credit card mo. That's good news sa mga palautang. Pero, kung, for example, ang ginagawa mo, lumipat ka ng bahay, lumipat ka ng address, na hindi mo sinabi sa credit card company, there is already intent to defraud. So, pwede ka nang madimanda criminally for intent, kasi may fraud na involved. For example, nagtago ka kasi ayaw mo magbayad. From Pasay City, lumipat ka sa Quezon City, hindi alam ng credit card company. So, there is already intent to defraud. So, pwede ka nang madimanda ng criminal case. Pero, kung hindi ka nang magbayad ng credit card company, a credit card, madimanda ka pa rin. But, hindi criminal case. Collection of sum of money for failure to pay your obligation. Kahit ano, sir, yung wala po ba siyang ano, value na ano na, diba, pag na-reach mo tong value na to is ano, wala ganun. As long as kahit 10,000, 5,000, 100,000, 1 million, as long as may credit card ka, umutang ka, don't forget, umutang ka, dapat, kung marunong kang umutang, marunong ka din magbayad. That's a common sense in credit card. Pinagkatiwala sa isang banko, binigyan ka ng credit card kasi may capacity ka to pay. Kung hindi ka magbayad, pwede ka idemanda ng banko. But civil case lang. Pero kung lumipat ka ng bahay, nagtago ka para hindi ka lang makolekta ng banko, hindi lang civil liability, you can be criminally liable because pag lipat po ng bahay para magtago ka, there's already intent to defraud. Pag may intent to defraud na, so you can be assigned sa civil case for collection of sum of money, pwede ka ba madimanda ng criminal case for pwede istapa or for defrauding the credit card company kasi lumipat ka na ibang bahay. Sir, hindi po kasi malinaw sa akin kung ano yung civil case at saka yung criminal case. Ano po ba ang pagkakaiba nun, sir? Ang civil case, bayad ka ng utang, bayaran mo yung utang mo, plus interest, plus penalties. Ang criminal case, assigned sa magbayad ka ng utang, plus interest, plus penalties, makukulong ka. Pero sir, ano po yung consequence ng ano ng civil case? Kasi yung criminal case, di ba sir, makukulong yun eh. Ang consequence, magbayad ka ng utang mo, may penalty, may interest. Yun ang consequence. Okay. So, common sense, in this case, sa tanong mo, Santino, kung marunong kang umutang, dapat marunong ka din magbayad sa utang mo. Sige po, attorney. Maraming salamat po, attorney. Maraming salamat po, SM9. Alright. Maraming salamat, Santino. Kuya Mark, dito po sa ating paksa, sino po ba talaga ang may karapatan? Ang mas may karapatan? Ha? Mas may. Yung umutang o nagpa-utang? Silang lahat may karapatan. Because ang utang kasi, loan, is a personal contract. Mm. Ang contract kasi, MJ, meeting of minds between two person. Walang utang kung walang nagkasundo na magpa-utang at umutang. So, ibig sabihin, may utang ka kasi pumayag yung nagpa-utang sa'yo at ikaw din pumayag na umutang ka. Like for example, sa banko. For example, yung tinatawag na credit card company. Hindi ka bibigyan ng credit card company kung hindi ka approved ng banko at hindi mo tinatanggap ang credit card. Ibig sabihin, bakit may utang? May utang kasi may dalawang tao nagkasundo na umutang. Okay? So, ibig sabihin, walang utang kung isang tao lang ang pumayag. Dalawang tao yan. Ibig sabihin, dalawa ang may obligasyon. Dalawa ang may obligasyon. Si debtor, ang umutang, may obligasyon na magbayad sa creditor. Si creditor may obligation din. Anong obligation ni creditor? I-remind si debtor na may utang siya na dapat niyang bayaran. Ano mo sasabi mo sa kasabihan sa atin sa Bisaya, Kuya Mark, na utang lipay, bayad likay? Yun yan. So, bayad likay. Bakit? Makalimutin pang obligation na pinag-usapan. That's why... May amnesia agad. Amnesia na. Sobrang bait. Nakita ko sa mga social media, may aso na mabait. Pag umutang, sobrang bait ang aso. Pero pag singil na, parang nangangagat na. So, ano gagawin natin? Sabi ng batas, that's why, dahil makalimutin po tayo, ang sabi ng batas, there must be a demand to pay from the creditor. There must be a demand to pay
Pag may demand to pay, that's the time that the obligation will become due and demandable. Worse than Kuya Mark, kung dininay na may utang, hindi nakalimot, talagang dininay, ha? Meron ba akong, wala akong ganun. Pag utang, hindi naman kailangan, hindi mandatory ng batas, but based on my suggestion, mas maganda, it should be in writing. Para hindi i-deny na may utang siya, may utang siya sa'yo. So, at least may written documents na may utang siya, like for example, contract of loan, contract of mortgage, or at least cheque to prove lang na may obligation siya sa'yo na magbayad. From Sherry Ang, ako po ay nagpa-utang pero nalugi dahil hindi po nasingil ang nangutang sa akin. Mahabol ko pa po ba sila kahit na sinabi nila na mababayaran nila pero mahabang panahon pa? Ayos, mahabol. Kasi as long as may obligation, ibig sabihin pa, may obligation, pwede pa rin bayaran. Dapat bayaran yan. But of course, hindi pwedeng tunganga ka lang dyan. Kailangan you need to execute a demand. Demand to pay. Yun ang gagawin mo as a creditor. Kailangan may obligation ka na i-remind si debtor na magbayad. That's why kailangan mag-issue ka ng demand letter to pay. Otherwise, before that, demand letter to pay, after that, that's the time that you can, pwede ka na mag-file ng kaso for collection of some of money. Ano ang ating moral lesson kay Mark sa ating paksa ngayong umaga? Moral lesson sa paksa natin, kung marunong ka mag-ubutang, marunong ka din magbayad. Very basic yan. So, kung hindi ka marunong magbayad, huwag kang umutang. Same also sa mga creditor. Dapat ang bigyan nyo ng ang pautangin nyo, dapat hindi yung kawawa. Kung kawawa, bigyan nyo na lang. Kasi kung mag-expect ka pa na bayaran ka, sasakit lang ulo mo. Ibigay mo na lang ang donation mo. 1,000, 10,000, 5,000 donation. At least, para tumulong ka sa tao, sa kaibigan mo, wala ka pang iniisip na magbayad sa sayo. Hindi ka ma-stress. Pero, kung pautangin mo isang tao, tingnan mo kung may capacity to pay ba. Kung walang capacity to pay, huwag mo nang pautangin. Bigyan mo na lang. Para at least hindi ka pa ma-stress sa problema mo. O, ganun lang. Very basic.